yung ating team composition. Ano ba ilalabas dito ni Keylord? Ano ba ilalabas si Joe Balls? At ito na, game start number na agad. One na. Let's go! Grabe, napakabilis nga naman. Keylord versus Joe Balls. Ito na tayo. Meron tayo ditong Mavis, Robin, Bumpy. Ngayon, meron tayo dito 70 shield. Naglagay ng taunt again dito. Naglabas na din ng Robin. Possibly the Mavis as well. Yes, lalabas na din dito yung ating Mavis. Pero so far, wala akong nakikitang Grandmas fan. Oo. Pero ito, madaming bird. Meron tayo Feathers Descent. Madami tayong malupitang added damage here for a birdie, birdie, birdie. At ito naman din natin makikita, kanino bang bird yung mas malupit? Kumbaga labanan na ito mga ibon. Nagkaramdaman sila na ito. Palakasan ng ibon. Oo, palakasan ng ibon dito. So tingin nyo ba, who will get the win? Will it be Keylord or Joe Balls for this matchup? At ito, makikita din natin, Sky Mavis na din tayo. Meron tayong one card na minus one energy na tayo dito. Potentially, zero cost cards are inbound. Meron na din tayong, okay, natama nga yung makikita din natin dito. Tulog ang ating front lane. At meron din tayong makikita ang huge damage. Patulog pa yung back lane. Interesting. Kung baga, tulugan tayo dito. Kung papatulogin mo yung front lane, papatulogin ko yung back lane mo, kaibigan. Here we go. That's gonna be the last one. 88 damage. Pero syempre, hindi pa tapos ang laban dito. Nagsisimula pa lang tayo. That's turn number 4. Labas na ang eggshell, early bird, double talk, and ang ating Cottontail. Pwede siya mag-gain ng energy, pwede siya magpatulog, pwede siyang mag-early bird, basically gaining heal. Plus, nandyan din ang ating egg bump or ang ating taunt potential, no? Pero ito na nga, nakabulo siya dito ng pigeon post, pero that has been disarmed or canceled out. Jobbles here thinking really hard on what to do. Nag-eggshell na, makukuha niya yung taunt ngayon dito sa ating mid lane. At ito na, double talk. Not today, no sleepy time. Pero itong blackmail, punta na tayo sa likod. Sulitin mo na yung aking tulog na Axie, pakigising, sabi ni Joe Balls. Now, ending his turn, going to Keylord naman. Meron tayong mabunang Peacemaker, Eggshell, Eggshell. At meron din tayong Tri-Feather, Larva, at Grandma Fan. Hindi niya pa din ginagamit yun, waiting for the possible spawn. Meron tayong Grandma Fan to remove that. Pero ito, meron din tayong Sky Mavis. Mawawala yung energy cost para sa ating Peacemaker. It's gonna be 144. Abot kaya, mapatay yung front lane dito sa cards available for Keylord in turn number 5. May maganda din na tayo. Ay, pero may taunt pala sa back lane. I just noticed yet again, 91 yung damage. Ang dami ng taunt na nagaganap. Back lane naman yung kay Keylord yung tatargetin. Meron pa tayong zero cost, meron pa tayong isang energy na pwede magamit. Dry feather, pwedeng ibato na din dito sa ating front lane. Grabe nga naman yung sequence na yun. Napakadaming ang taunt. Kanina, 4 yung taunt sa ating battlefield, sa ating playing field. 8 seconds remaining. Mukhang mag-enter na dito si Keylord. Joe Balls going in. Tingnan natin kung ano mabubunot niya. Dalawa agad dito. Revenge. Tatlo revenge. Now, post fight and pigeon post ngayon dito. Pwede niya na nga actually patayin dito yung front lane. That's gonna be 80 damage from the post fight. Pigeon post, 65 damage naman. Pero may taunt nga pala dito. So mapupunta ngayon dito sa back lane. Lahat ng damage niya plus the fallen longsword possibly, or pwede din siya mag-shields up dito. And he chose to shields up, or he chose to shield up. Nandiyan yung ating Grandmas fan again. Pero wala pa atang balak gamitin dito si Keylord. Now there's gonna be Peacemaker, double talk, tri-feather, and the catfish. Sobrang tibay naman ng front lane dito ni Keylord. Hindi basta-basta nagpapatumba. Pero good utilization dito ng ating mga eggshell para ma-distribute yung damage all throughout his team. At dito na makikita natin catfish na try pa din talaga i-sustain yung ating front lane. 56 HP na lang dito yung front lane. Ay, ang ibon dito ni Joe Balls. Ang malala pa, makikita natin, tulog pa yung isang ibon. Napunta pa yung taunt dun sa kanyang Robin sa back lane. Kaya sustaining yet again ang kanilang mga Axie. Grabe nga talaga to, no? Peacemaker plus eggshell, pigeon post, and double talk pa nga ang nabunot dito ni Joe Balls. At makikita din natin yung Peacemaker natin dito. Possible for the finish. Binato na. Actually, ito din, makikita din natin na ang ating front lane, 154 HP. 62 HP na lang, naka-weekend pa yung front lane. Iba pa ito na yung eggshell, dito na kayo sa aking harap. Huwag na kayo pupunta sa likod. I want a piece of that damage. 52, buhay pa din si front lane. Tropang unkillable. Hindi talaga tutumba. 42 HP. Ito pa yung malupit. Pero tayo the last one.
huge walang damage. Energy cost. Walang kabawas-bawas sa energy at pwede niyang tuloy-tuloy yung kanyang damage potential doon sa ating backline. Here we go. Naglabas na ng Ronin. That's gonna be additional damage for those axes. Ngayon, naglabas pa nga siya dito ng taunt. Nilagay niya dun sa likod. Plus the eggshell and the last one. Pwedeng-pwede pa siya dumamage dito. Patayin na yung front lane niya dito. Now, tingnan natin. Nagkaroon na nga ng taunt. Grand Bass Fan going in 29. The vulnerable na nga siya dito. Plus the last one. Vulnerable. 129 damage. Joe Balls will be going down. Keylord takes the win. What a game, ladies and gentlemen. Again, one win away. Si Keylord on eliminating Kabod, the champion. Right now, hintay lang natin mag-start yung game dito between Jobos. Actually, ito na. The match has started. Jobos versus Keylord. Game number 2. Will Jobos force a game number 3? Or will Keylord eliminate the champion? Labanan ulit na mga ibon, mga kaibigan. Kanino na naman ang mas malakas? Kumbaga rematch kung rematch. Kumbaga confident si Joe Balls na hindi ako matitinag, hindi ako magpo-fold. Confident ako sa team ko para tapatan yung setup mo, Keylord, sabi dito ni Joe Balls. Tingnan natin kung matatapatan ba talaga. Naglagay na dito ng shield. Andyan na din yung ating Robin. Andyan ang ating Mavis. Nagsiset-up na ngayon si Keylord for the next turn. Pero pareho sila. Actually, si Jobles may dalawang Mavis. That means, mawawalan dito ng cost yung isa niyang Mavis. Pwede pa ulit siya magsabo ng isa pang Mavis. Pwede pa ulit siya magsabo ng dalawang Mavis dito. Napakadami niyang Mavis na pwedeng gamitin dito. Meron din siyang Pigeon Post, Eggshell, and another Pigeon Post. Basically, this is a good round for Jobles kung mamamaximize niya ito lahat. Ilabas yun na lahat ng ibon. Kumbaga, all bird team. Ito na nga, 85 masasalo dito ng front lane bug na taunt dito sa ating mid lane. Kailangan ma-distribute ni Jobles yung damage sa lahat ng kanyang axe para ma-level out yung ating playing field. Makita din natin yung blackmail dito, 65. Tamang sarap lang dito ng ating dalawang blackmail na pwedeng ma-utilize later on. Dito naman nag-egg bomb ulit. Pero yun, tamang tuluyan, the last one. Jobles is feeling it. Tanggal isa. Yun pa naman nagsusustain sa buong matchup kanina dito ni Keylord. Right now, dalawa dito. Meron tayong taunt. Plus, disabled pa nga yung front lane. Pero right now, Keylord's front lane again has gone down. Which basically means mas marami ng damage potential dito for Jobles. Grand Bass Fan going in, tatanggalin niya na nga dito. Actually, hindi pala. This is gonna be vulnerable. Plus, 49 damage dahil dun sa taunt actually. Kaya hindi niya matatanggal yung iba dito mga summons. Now, nag-taunt na din dito si Keylord. Merong pumasok na din dito. 2 HP remaining for Jobles here. Tingnan natin kung mapapatay niya to. Nag-blackmail na din. Ginamit na lahat. But, the thing is, right now, nilagay niya yung blackmail doon sa ating Robin. Ngayon din, 2 HP na lang din yung backlane na pasalo niya. Kumbaga, okay lang din. Pero, meron din tayong taunt on the mid lane. Kumbaga, para sa akin, meron din tayong high potential na ma-level out yung ating bakbakan. Napatulog-tuloy yung ating Robin. Huge damage. Sayang para sa ating ating mid lane sana yun. Napaisip si Jobles. Pero okay lang, may 3 energy pa siya. Pero wala siya masyadong pandamage kundi double talk early bird at ang ating egg shell. Ngayon, mapapa-extra energy pa siya dito. What is the plan here? Kailangan niya ba ubusin yung energy niya? Ano ba yung balak? Naglabas na isa pang Sky Mavis. Ang dami niya pwedeng ilabas na ibon. Sayang kung may space lang siya dun sa harap. Pwede niya pa sana pangharang. Double talk, hindi talaga mapapatulog. May isa pang energy with the eggshell ngayon. The taunt will be in the front lane. Buhay na naman. Tamo, tatlo may taunt dito kay Jobles. Lahat, atakihin mo ko. Kaya ko saluhin yan. Napakadaming ang taunt dito para kay Jobles. Tingnan natin. Litong-lito na ngayon dito yung mga birds ni Keylord. Right now, nakikita natin dito. Double talk, dalawa. Yung isa, walang cost. Plus, that glove as well. Pumasok na nga dito. Nag-sleep. Canceled out ngayon dito. Yung eggshell, cotton tail, and Mavis nung front lane. Pero now, turn number 6. Again, hindi pa din tapos dito. Naglagay ng glove. That's gonna be 15 shields up. Plus, now Jobles is gonna be going in with
that actually medyo na ano siya dito, medyo na dihado siya dito kasi nga na-cancel out ngayon yung Cotton Tail and Mavis. Pero at the same time, pwede niya namang gamitin dito yung iba niyang cards. Nandyan yung Pigeon Post natin, na yun yung gagawin niya. Gagamitin niya, na-disable na din dito yung Eggshell Peacemaker, double talk niya from the mid lane. So now, 2-3v1 situation, pero right now, disabled naman yung mga cards ni Jobbles. Kailangan lang talaga ni Jobbles i-distribute yung damage all throughout all of the egg bombs sa tatlong ibon at na-manage siya ng tama. Ngayon, highly distributed, buhay pa yung tatlo, wala pang namamatay. Peacemaker will be going in, may weak 89 HP, meron pa tayong follow-up na Pigeon Post, buhay pa din. Zero energy na tayo, ginamit na din dito yung Fallen Sword. Ito pa yung maganda. Ngayon, disabled na din na din makagamit ang egg bomb tong backlane natin. Alas gusto niya i-protect yung mid lane. One card away na lang din dito. Wala na siya mabunot na egg bomb. Kaya titignan natin kung makaka-hard defend pa dito or masusustain pa dito ni Keylord for a huge comeback. Pero Jobbles talaga gearing in, forcing a game number 3 in this situation. Forcing a game number 3. Tingnan natin kung matutuloy-tuloy niya ba to. That's gonna be 80. Meron pa siyang post-fight dito, early bird, pigeon post. Actually, dalawang pigeon post. Isang Sky Mavis or Mavis. Meron pa siyang early bird. Plus, meron pa siyang long sword. Ngayon, tinatry niya ng patayin tong ating last remaining axe dito ni Keylord. Pero it's still not gonna be enough. Possibly, might use the blackmail para dun. Actually, nilagay niya doon sa backlane. Akala ko ilalagay niya doon sa ating Mavis. This is very interesting. Dalawa na yung taunt doon sa ating bird sa likod. Pero right now, let's see what Keylord has in store for us. Kasi ngayon, 32 HP na lang natitira. Jobbles still has a lot of chance to get this win. Now, this is gonna be the back lane be going down. Nag-iisa na lang dito yung mid lane plus the back lane of Keylord as well. Tingnan natin, that's gonna be a Grandmas fan. Tanggal na ngayon dito. Actually, buhay pa din dito yung mid lane or yung ating Mavis. That's gonna be the end of the Mavis. Nag-taunt pa nga dito, pero right now, Jobbles is in power. Sabi nga niya, di ba? Mananalo siya next game and mukhang he is following through with what he said. Jobbles will be forcing a game number 3. Kahit ano ilapag niya, he will get the W and that's gonna be the victory. What a game! Tuloy ang laban para kay Kabod Champion! Ayan na nga ba sinasabi natin. Game number 3. Magkakaalaman na, hinihintay na lang natin ipakita sa ating screen. Here it comes. Game number 3. Who will go home and who will advance here sa ating lower brackets? Keylord going in very first. And dyan ang ating Mavis plus another Mavis there. Tingnan natin if this is gonna be the end turn. Again, wala na siyang energy. Wala nang energy. Ito going in. Ang daming ibon. Tatlo. Pwede mong ipasok. Ito na. Sagadan. Sky Mavis. Para wala ng energy cost, buong card draw, next turn daw. Gamitin na daw lahat ng cards. Wala nang ititira. Zero cost lahat daw ang gusto mangyari dito ni Jobbles. Napapaisip, gumugusto. Early bird, pwede ding ibana. Double talk as well, pwede niya lang patulugin dito. Sleepy time baby ka muna para disabled ka. Tapos yung natirang energy, pwede Sky Mavis para cancel out dito yung ating front lane. At dito makikita din natin, no? Madami din tayong Sky Mavis na gusto mangyari dito. Kumbaga, madami din tayong pwedeng makita ng summoning position here. Naglagay tayo ng Grandma Fan para patulugin yung kanya mga ibon. Masyado kang mainit, masyado kang madaming alaga, sabi dito ni Keylord. Pero sabi ni Jobbles, no problem. Makunat-gunat ang aking alagang birds dito sa ating backlane. Now, going into this turn, nagpo-pull lang siya dito na nagpo-pull ng damage. Kita naman natin, Winghorn might be going in. Pero again, meron pa siyang 3 energy dito. Nag-pigeon post. Gusto niya na patayin to. The question is, will it be enough? Meron pa ulit siya dito, isa pang pigeon post. Pero nag-end na ng turn dito si Keylord. Now, going to Jobbles side, meron siyang vulnerable sa lahat ng axes niya. Pero I don't think that's gonna be enough. Nag-early bird pa nga siya dito. That's gonna be a lot of damage or at least minimal damage plus the sleep as well. Actually, hindi natanggal yung sleep. Very interesting dun. Oh, at now, yung malala kasi dito, kailangan ulit gawin ni Jobbles kung paano niya minanage yung damage. Kailangan niya microhint talaga eh. Kailangan niya i-distribute yung damage all throughout his team para makuha niya advantage ulit. Pero yun na nga, napasleepy time baby itong ating front lane at hindi nagigising talaga. Matulog mantika itong ating front lane. Kahit anong sapak, tulog pa din eh. Hindi talaga natatanggal. Pero eto na, Keylord.
Meron na tayong pangbakbakan. Meron pa siyang pang-sustain kahit papano. Meron tayong 70 shield for the ant. Meron din tayong turnip na pwedeng pangbarag din sa ating front. Actually, he has the capability to remove the front lane. Pero turnip goes to the back. Ayaw niya na may summon. Not today daw, sabi dito ni Keylord. Double talk, the initial, not going to sleep for you, my friend. Peacemaker, sabi ni Keylord, babay sa front lane mo. Jobal's now in danger, same position kung nasan siya kanina. Hindi niya na ma-manage yung ating damage potential coming in from Keylord. Ngayon, si Keylord naman yung nagmamicro. Naglalagay siya ng taunt sa backlane para doon naman pupunta at masustain niya kanyang frontlane. Ngayon, 2 na lang ang natitira dito or 2 na lang ang axis dito ni Jobal's. That means, plus the vulnerable, that is a lot of damage that Keylord can dish out. Jobal needs to step up his game post-fight pigeon post. And the last stand, hindi pa nga siya nakabunot ng eggshell dun sa kanya mid lane para sana ma-equalize lang yung damage and ma-rotate yung damage dito before his front lane goes down. Gumamit lang siya dito ng isang longsword. Another longsword, tanggal na nga dito. Now going in with the post fight dun sa ating likod dahil dun sa ating taunt. Plus the pigeon post, 65. Buhay pa din pero at least disabled ngayon yung dalawang axis dito ni Keylord. Grabe naman yung the last one, 100 din yung lapag. 43, Jobal's pumapalag. Meron din tayo makikitang sislag dito. 112 damage. Wanting to deal more. Patulog din sa backlane. Sleepy time, baby. Patulugan talaga. Pagalingan manghele. Pero ito na din kay Keylord. Meron pa tayo 3 energy. Napakadami pang damage potential. Pigeon post niya. Zero cost pa. Pwede tayo magpatawid ng damage dun sa ating backlane. Pinatulog ng ating sword. Meron pa tayong zero energy, pero meron pa tayong pigeon post na pwede magamit. Hindi niya na ginamit. Mamaya na daw, sabi dito ni Keylord. And right now, this is gonna be turn number 9. Dalawa dito na cancel out yung extra and yung pigeon post kasi tulog nga siya, so hindi niya mamamaximize to. At ito na din, makikita din natin yung ating utilization of the revenge cards para masagad talaga ang ating Axie. Kumbaga, shield up, damage in, para walang problema. Pero here we go, the Mavis, the pigeon post, still at zero. Kumbaga, pwedeng ituloy-tuloy talaga neto ng damage lulusot sa armor. Double talk, pwede lang hindi gisingin yan. Pwede siyang mag-skip dito, pero pinagising ng ating pigeon post at matutuluyan yung ating blackmail. Meron pa tayong egg. Papupunta naman sa ating backlane. Okay lang para hard sustain yung ating dawn. Meron pa tayong pwede mabunot na gauntlet at magamit. Hindi na din niya ginamit. For sure, gagamitin niya ng ating blackmail at dito na gagamitin yung ating mga fallen sword. Pero it's not gonna be enough. Puro revenge card ang nadali at nabunot dito ni Jobal's. Grabe nga talaga. Early bird going in. Again, disabled pa din tong dalawang members ni Keylord. That means, hindi niya magagamit and hindi niya mamamaximize ngayon itong mga birds niya. Jobal's, meanwhile, still only has 68 HP remaining, which means it would be really, really detrimental if he cannot at least eliminate or damage these members of Keylord. Ngayon, meron siya dito dalawang longsword pwede niyang gamitin para i-pre-damage dito, pero nagsummon siya dito ng isang Mavis. Smart. Which is very smart, actually, kasi ngayon meron siyang pang-minus cost and pang-buy time using the machine. Kailangan niya na kailangan yan para ma-eliminate na itong ating revenge cards para mas ma-rotate niya yung dapat na ma-rotate. Pero the thing is, guys, the HP is just too low. The margin of error talaga is nandyan na para sa ating side ni Jobal's. It's just gonna be too much, lalo na may mga zero cost tayo kagaya ng isang pigeon post dyan. Sobrang brutal. He can literally land 5 cards here. May 4 energy dito si Keylord. What a setup. Meron pa tayo double talk. Pinatulog pa si Birdify. Wala na talagang kawala, mga kaibigan. This is brutal. And one more card away. Winghorn for the finish. Jobal's will be losing the series. Keylord will continue his match and will be back tomorrow for the tournament.